Hello guys, welcome back to my YouTube channel, no. So guys, no, dito tayo ngayon sa Gulayan, no. Tulad dito, may mga salansan dito ng palmera. So pakita ko lang sa inyo guys yung Gulayan namin ngayon, no. Mapapansin niyo may gate na. Yan. Ito guys, may gate na kami, no. So date ko kayo sa mga tanim natin. So meron na rin po tayong mga spring onion, no. Ayan guys, no, mga nakagulong na siya, no. So meron na yung mga talong natin nung nakaraan. Ito, malalaki na siya guys, no. Ayan, so malalaki na siya guys, no. No, ito yung mga okra natin, no. So yan yung mga okra natin guys, no. So punta tayo ngayon sa mga sitaw, no. So guys, ito nga pala yung mga sitaw, no. Yan. So pakita ko sa inyo yung mga bunga niya guys, no. So sa ganitong stages po ng sitaw ay pinakamaganda po rito ay anuhan niyo po ng magdagdag po tayo ng ano, ng fermented fruit juice, no, para mas lalong pumintog. Yan, makita niyo guys, oh, haba, oh, para mas makita niyo, no, para mas sumaba umano ang kanyang bunga, no. So organic po ang application namin dito guys, no, organic. So makita po natin, no, yan, mahahabang bunga ng sitaw, no. So dinidiligan lang namin yan every 3 days ng organic fruit juice, yung tinatawag nating fermented fruit juice, no, para sa pagpapakapal ng bunga niya. Yan, no. So ang style po rito, hindi nyo po pipigtasin ang sitaw sa pag-harvest, iikutin nyo lang po siya, no. Pinakamagandang ano mag-harvest ay hapon, no. Hapon siya guys, no. So disclaimer lang po, hindi po kami mga eksperto, kami po ay bumabase lang sa aming mga karanasan. Kita nyo, hitik na hitik sa bunga, oh. Yan, hitik na hitik siya sa bunga guys, no. Hitik na hitik guys, no. Yan. Ito medyo patapos na siya. Yung mga nandun kanina, mga bago na siya, no. Yan. So rolling po itong lupa namin, no. Paano siya? Pababa siya. Yan. Yan po guys, no. Yung aming sitawan. Tapos yung aming petsay naman po, isang linya ito, haba na rin siya, no? So yan po yung mga tanim namin, no? May okra, po yung mga okra namin. Ito yung mga talong. Itong talong na ito ay namumulaklak na. Ha? Tapos yung aming mga amin naman pong kamatis. Itong kamatis namin ay paano na. Na-harvestahan na po namin to. Paano na po siya. Medyo patapos na siya. So, ayan guys, no? So napakaganda talaga, no, sa garden, no. Malilibang ka na, may exercise ka pa, no. Yan. Ito guys, oh. Kamatis guys. So pag nakita niyo pong nagganito na siya, indication na po na pwede niyo na pong harvestin 'yan. Pag nagkulay ganito na siya,
No? Indication na po 'yan na pwede niyo na pong harvestin ang inyong mga tanim, ang kamatis, no? Ayan. So napakaganda po, no, tignan. So ang susunod po nating maaani ay itong talong, no? Sa okra naman po ay ano ito, simultaneous ito. Iraraton lang natin pag ano na, no? So ayun po yung mga sitaw natin, no? Katulad ng sabi ko, dinidiligan ko yan every 3 days ng fermented fruit juice, no? So para mas lalong dumami yung kanyang bunga, no? Ang the best ng pagdidilig ay umaga, no? Yan. Tapos meron na rin po tayong mga tinanim na spring onion, no? Yan, mga sibuyas yan. Meron na rin po tayong mga bulaklak sa labas, no? So sana po ay nagustuhan niyo po itong video na ito, no? So ayan po yung ating gulayan, no, guys. Marami pong salamat, guys.